kita kami sa BT ano din. Ano yun? Yung ibubulgar mo na. May sasabihin ka. Ay, his lips are sealed. Hola, Marites here, there, and everywhere. Ito na naman po, live na live po kami. Apat kami, kompleto live. Kiking, kiking, kiking. Bago po ang chikahan, good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean Junardo. At nagbabalik ang inyong Unbettable Professor Live, Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Maganon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. Oh. And welcome to Marites University! Oh, ang taas. Nandito tayo sa ating favorite original na studio. Ang dami. Kasi meron po kaming 55 studio. Ha? Akala ko 56. Nabawasan yung 56 na. Yung pang 56 under renovation. Alam ko kinawang CR. Para kay Dondon. At kay Sean. Charo. Bago ang lahat. Ito, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay, aba, hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Bongga! Salamat ha. Rose, salamat muna rito ha. Wow! Ang ganda! Salamat po sa Pili Nuts and Jumaipay. Oh, yes! Dapat pala nilagay natin yung Pili Nuts dito habang chumichika. Habang chumichika. Prenesyon na ni Joshua. Pero di ba din mga director, ayaw nila yung kumakain ng mani sa shooting? Kasi mahingay. Depende. Di ba may pamahiin? Kasi nagkakaroon daw ng delay, nagkakaroon ng... Yes. Di ba may mga director, ayaw nila na may mani. Yung mga lumang director yan. Oo, ayaw nila na mani sa shooting or taping. Meron ako na-encounter. Talaga? Oo, meron. Ilang tape, ilang set visit na tayo, may pinamimigay sa ating mani. Pinamimigay, pero hindi kinakain. Kinakain din. Sa Viva Max, uso-uso yan. Ang mani. Favorito nila yon. Ang mani. Yeah. Dahil ba ang mani ay connected? Daw, pasabog daw kasi eh. Connected sa mga wake. Oo daw. Oo. Yun, actually, yun yung sabi nila. Yung sa Viva Max, hindi. Connected sa mga pasabog. Magpachika na tayo. Kung ano kasi mani naman yun. Oo nga, umpisa naman. Ako naman, minsan kumakain ako ng mani. Mani na naman? Minsan! Yeah! Bakit ba? Eww. Kumakain ka? Okay. Kumakain ka? Minsan sa buhay ko, nahilig din ako dyan. Oo nga pala. Ayo. Mani talaga yung hubad. Oo nga pala. At nabuking ka pa nga ni ano, di ba? Oo, Jeffrey, di ba? Ay, nakawag na. Dahil dyan. Ay, ito na mga Martes. Simulan na po natin isang linggong chika. Unahin po natin mga side stories sa Bicol Loco Music Festival. Nakasama sina Sarah Jeronimo, Bamboo, Apple Diab, Robert Domingo, Mateo Guricelli, Jericho Rosales, at Ellie Buendia. At ang ano dyan? Ayan, natin minamahal na professor. Yes! Actually, guest lang po ako sana doon. Kaya lang bilang alam mo naman tayo, pakialam meron din at Marites talaga. Naging ano po ako dyan, naging program host ako nung second night. Yung first night, ang nag-host, ang napakagaling na kapamilya natin si Robbie Domingo na napakasipag talaga. Tuwa ako doon sa kanya kasi... binigyan lang siya ng konting instruction in Bicol. Ang dali niyang nakuha. Ayan. Ang nagdala sa atin doon ay ang ako party list, congressman at ang chair ng appropriation sa House of the Congress. Si Congressman Zaldi Co. Ang hirap kay spell noon. Diba? House of... At ang maganda mga pinatatayo nila mga building. But anyway, good. Very good, diba? Siya rin ang nagdala nitong kauna-unahang hot air balloon sa Bicol. Kasi na-interview natin doon yung mga yung mga foreigners from London, USA, Canada, etc. Dahil pinakita nila yung technology. Tapos no first night nga, bonggang-bonggang pasabog ang concert ni Bamboo, ni Sarah Jeronimo, at surprise, umakyat at naki-join sa kanila si Apple the App. Sinadala naman siya na Department of Tourism. So you meet the Apple the App, hindi talaga invited? Hindi. Tourism naman siya lang siya. Ay, naku, respeto naman ha. Hindi siya sumingit. Hindi siya sumingit.
Baka naman nag-demand yung manager na isingit si Apple. Ah, wala. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pakanta na si Bamboo tapos biglang umapir si Apple. Line up dyan. Silang dalawa, si Sarah at si ano. Dali mo ito gang. Ayan. Ano, nagkumanta siya. At binati siya. Nag-emote-emote sila. Pero ang galing talaga ng performances nung si Bamboo at saka si Sarah. Pero on the side, mabibilib ka kay Mateo Guducelli kasi si Mateo hindi kasama sa line-up. Nandun lang siya bilang alalay ng kanyang asawa. At technical guy siya dun, ha? Siyang nag-ano ng mga music. Parang ginagawa ni na siya dito, ni na Robert. Siyang pindot nag-up ng hindi music, nagaganyan. Ganon? Oo! Meresing ano talaga siya, on the side lang siya na nagbibigay ng signal, ganito, ganyan. Parang PA siya, floor director niya. Parang ano siya, parang so wala RM. Na talaga silang kasama si Sarah na ibang mga... Meron din, kasi di ba may mga... Di ba meron silang dance group ngayon? Mm. Parang ang pangit ng aking ano, tenga. Ayoko, naziririnig kong boses ko, chararat. Talagang binaba ako. So anyway... Kung balibis mo naman magbago. Oo. Ilang araw ka ba sa Bicol? Na-ano ko, nahihilo ko sa mga chopper at saka mga private jet plane. Alam mo na yun. Ang eardrum. Charot! So anyway, si Mateo, hanga mo talaga. Kasi kahit pinagkakaguluhan siya, sinasabi niya po, makikita mo talaga tatrabaho siya. And then si Sarah Jeronimo nakakabilib. Kasi di ba open air yon, grounds ng dating airport ng Legazpi. Wala namang mga CR doon and everything. Puro mga portalet. Si Sarah talagang gumamit ng portalet. Hindi na siguro talaga matiis. Oo. Samantalang, di ba si Sarah, pag nakita mo, naka-rollers pa yan. Di ba? Hindi yan basa-basa lumalabas. Pero dahil sa alalay ni ano ni Mateo, yung gumamit siya ng portalet. At meron ako isang kakapwa-urago na Bicolano, mga pulis na babae, na nag-take ng ano, gustong paparazzi, yung nabibideo habang si Sarah ay nandun doon sa ano. Sinaway ko. Kaloka naman talaga yun. Di ba? Sabi ko, naman. Hindi naman tama yun. Sabi ko, kay mga ate, huwag naman ganyan kasi nakita mo naman, hindi naman glamour-glamour ang ano ni Sarah. Baka naman po ano. Tapos tinigil naman nila, naintindihan nila. Pero performance-wise, grabe. And then, on second night, nung first night, na mga 80,000 ang capacity. Baka nin? Ay, hindi. Ako, nung second night, may padding. Ano doon, ang bettable professor, kasama ko ang dalawang local host from ABS-CBN. Okay. 85,000 na po. Baka naman ano lang yan, ha? 40. Ay, hindi. Sobra. May picture, may video. Naalala ko, di ba dati may sinasabi, pag hindi daw napupuno yung Araneta, naglalagay daw ng manikin. Ay, wala na. Grabe naman yung manikin. Pero nagsabi niya ng blind item, pero exage lang naman. Grabe. Exage talaga, manikin. Uy, naging marketing manager ako ng Araneta, alam ko, no? Charot. So anyway. May naglalagay ng manikin? Wala. Hindi naman manikin. Meron doon sa mga bandang taas, may mga room doon para sa mga naka-aircon na room para sa mga manok. Kasi ginagawa sabungan yung ano. So anyway, talaga nag-ano ako. Kailan nga napunta sa Araneta. Nag-segue ako, di ba? Yung like, grounds na ito, sobra. Standby ng mga tao. Second night, Jericho Rosales, na Bicolano rin. Grabe yung pasabog nung kanta. Alam mo naman, hindi naman talaga singer si Jericho. Pero dahil magaling siyang actor, caring-caring na yung pagbibigay ng emotion sa kanta-kanta niya. Tsaka so, guwapo kasi. Guwapo, pinagkaguluhan. O siyempre, mga nangunguna doon, mga bading, chuchu-chuchu. And of course, ang pinaka-classic icon talaga si Ellie Buendia. Para naging yung act ni Ellen Buendia para naging karaoke night. Kasi lahat ng tao, ang gulo-gulo ng mga audio siya. Ang mga tao literal na sumasabay sa kanta, sumasayaw, humihiyaw. Walang tapon kumbaga sa kanta. And with all due respect kay Bamboo at saka kay Sarah kasi may mga kantang hindi familiar siguro yung ibang mga nanonood, pero kay Ellen Buendia lahat ng kinanta niya sinabayan ng mga tao. Ellen Buendia na head songs. Grabe. Pero bawal ngang banggitin yung Eraser. Eraser pala, yung Eraser Head. Tapos may mga chikahan kami, mga on the side. Yun na nga sabi niya. Fairness naman, mga big stars yung dinala dyan. Of course! Diba? Alam mo na. Siyempre, big star tayo, Marites University. At maraming salamat sa mga kapwa Bicolanong nanonood at nakasubscribe sa Marites University. Diba? Yun ang mga kasayahan doon. So, ang ganda lang nung ano. And maraming salamat po sa mga nagdala po sa amin dyan. And alam ko si Jericho Rosales very soon, maaano niyo yung Ako Bicol Party List. Oh, diva. Any ano? Sa Misibis Bay pala po. Yan. Congressman Zaldico and Ma'am Maylin ko. Ayan na. Dito na po ang Empress, ang Multimedia Press Society. And epo, anytime alam nyo po, schedule lang natin yan. Maraming salamat. We will be there. Babalik tayo. For the second time. Yeah. Parang.
Exact. Dahil Marites University goes to Misibis Bay. Baka ito naman, na pagkakataon na ito, mag-manifest na talaga. Ang dami natin ginugogo. Kaya ba? Malapit na yan. Oh, last question ko kay Ambet. Tukol dyan. Hindi ka naman muwing luhaan. I never! Kita mo naman! Ano-ano? Pagsundo, naka-private chat plane. Hindi na, hindi na ibig niya sabihin, alam natin. Alam mo na yon, di ba? Nag-uumapaw. Ang mga boys, emo. Baka naman. Oo, diba? Gcash. Namigay ng mga papremyo din pala. Ang daming Gcash mga nanalo. Asa na? Pala. Tapos, apat na bahay ang pinamigay. House and lot worth 1.5 million. First night, dalawang bahay. Second night, dalawang bahay din. Plus, may mga motorcycles, mga smart TV, at marami pang iba. Naku, gusto pa naman ni... Congratulations! Ni Robert ng motorcycle. Bicoloco, diba? 2024 po. Magiging Robert, ano na siya? Magiging tuloy-tuloy na siya. Ano na siya? Magiging tradisyon na. Tradisyon na siya. Oh, very good, diba? At lagi tayong makikimarites dyan. Ayan, bongga. Sama mo naman kami dyan. Kaya nga, papalik tayo dyan. Wala. Para maingit na ingit lang. Ay, bayaw mo na yung mga nanonood na naiingit dyan. Congratulations! Congratulations to guys. Dahil sa Gcash. Organizers na Bicol Loco Music Festival. Yes. Congratulations. Binabad doon sa iba. Wala si Elle at saka ano. Panood yung sa TV o coverage. Ang dami. Million views yung mga live. And of course, aking minamahal na si Congressman Joey Salceda. Alam mo yan. Ay, hello. Akala ko ba? Sabay ganun. Congressman Joey, miss you. Hello, Bob. Talaga sinumbatan ako. Ikaw hindi mo ko pinagtanggol nung Dominic Bea issue. Ganyan-ganyan. Yun na. Alam mo yan. Yun lang? Okay. Yun lang? Oh, pangyero. Huwag na nating dagdagan. Okay. Sabi ni Robert, pengi daw motor. Ay, sabi ko sa'yo. Motor ng ito, mga Marites. Balita naman natin tungkol kay Luis Manzano. Tagumpay ang resulta ng biopsy sa nunal. At Vilma umiyak sa resulta. Ang nunal na sa ulo? Oo, okay, sa ulo. Oh. Sa ulo. Parang kasi akala niya parang normal lang na nunal. And then tina-check niya sa dermatologist. At sabi ng dermatologist, wala naman yan. Pero sila ang yung dermatologist ang nagsabi na ipa-check pa sa... doktor talaga. Sa surgeon. Doktor. Oh, para malaman. Tapos sinabi naman bago ata operahan. Sinabi naman na ano yan. Wait, ano benign. Ba? Hindi cancerous. Benign. So, hindi rin, tama, hindi rin benign, hindi pero, rin cancer. Pero kailangan pa ding, tanggalin. Tanggalin, and kailangan pa rin i-test para lang makasigurado. Pero sabi niya, parang 0.00001 ang chances na maging cancerous siya. So, pero tinest pa din, so negative naman. Yung yatang stylist niya, yung ano sa buhok niya. Paano nakita yun? Ang tamang niya. Ano siya? Alive tuloy. Ano siya? Awake siya ng ginawa. Naka-anesthesia yan malamang. Oo, pero... Siyempre, masakit yun. No? Kaya si Ate V imiyak nung nalamang benign. Diba? Ang resulta siyempre, diba? Kaya yun, si Ate V, na daming clamor daw for national artist. Yeah, of course. If it's time, pag para sa akin yan, akin po. At sa ATV, nabalitaan din natin na gagawa yata sila ng movie na Santos ni Direk Chito Ronyo, Star Cinema, pinagsama-sama na posibleng maging entry sa 50th anniversary ng MMFF. Yes. Wow. Bongga. With Juday. Ay, bongga yun. First time nila magsasama. Ito na. Nauna pa ngayon si ATV with Juday with ATV. Kasi diba nung araw pa parang ang dami sinasabi na sana gumawa si Juday at saka si Nora Honor. Kasi siya yung young superstar. Yes. Ganun talaga. Ibang Vilma Santos. Yes. Ibang Star Cinema. Wow. Iba si Direk Chito Ronyo. Truly. Juday. Ang ganda ng magiging title ng working Santos. Horror? Parang yun working title. Horror drama. Ay, kasali ba si Charo Santos? Malamang. Isa siya sa mga investor kasi parang nag-share sila ng mga kayamanan nila. Gusto ko mag-contribute. Sino ba mga Santos? Enrico Santos kasali. Siyang writer. Si Manu Santos. O, di sila ang producer. Isa Santos film yes, pala. Yes, Tony Santos. Wala na ba? Diba? Gusto mo ko, wala akong maisip na ibang Santos. Nag-iisip ako ng mga bagong Santos. Wala akong maisip. Opa, salamat tayo sa pakulay muna kay Cold Mountain $4.99. Hello naman sa'yo, Cold Mountain. May sinabi siya. Nice to see you again, my Fabs 4, Dinju, PSG Rose, Prof. Amit, and Mega Marites. Mr. Floyd, super like your outfits.
Lakas Makafresh. Wow! Wow. Ay, sabay-sabay pa tayo. Tsaka sabay-sabay kami tumingin sa monitor. Wow! Alam mo si Dinju, napansin ko, bagay niya pag mga light. Alam mo, ang bago stylist ni Junardo ngayon ay si Rose Garcia dahil give love on Christmas Day. Shout out nyo raw yung anak ko, Ay, hello kay Neo. Aga naman, Neo. Ay, good luck sa music video mo. Yes. Lalabas na. Neo, baka naman. Gika. Bilang hindi pa nagbibigay yung tatay mo, eto, Neo. Ko, Neo, nanggugulo ka lang dito dati, baka naman. Gusto nung tugtog po under Star Pop ang kanyang single. Correct. Bayan mo, sasana si Sebi. Diyos ko, nag-isa ka lang dyan sa bahay, ha? At mayroong mumu. May mumu. Gano'n, nakita mo yung pagbukas ng pinto, papakita ko sa inyo yung video. Pwede naman ito. Grabe. Okay. Pang-horror special ng Marites University, yung bahay ni Ambe. Eto na, mga kaibigan, mga Marites. Miguel Tan Felix, bagong runner ng Running Man PH2. Aminadong natakot kung gaano, kung paano makapasok sa grupo PhD. Yes. Wow. Napanood na namin yung unang episode. Ipapalabas pala ngayong Saturday, May 10. Tama naman ako, no? May 10. May 10 saka 11. Bali, Saturday and Sunday, mapapanood na muli sa GMA ang Running Man PhD. Di ba 11, 12? Dalawang araw ano, yun. Ano, sa Sunday, pala Sunday, Sunday is 12. Ako, so ako mali. Huwag naman. May 11 and 12. Basta yes. Saturday, Sunday. Alam mo, nahirapan na tayo sa mga date. Aminin natin. Kaya ako nag-schedule na. Di ba na totoo lang? Anyway, yun na. So si Miguel, ang pinakabagong runner. Ang nangyari pala, hindi si alam. Si Ruro ang pinalitan niya. Hindi niya ito si na, Ruro. To, okay, to make okay. It clear, mag-guest din si Ruro ngayong PH2. Running Man PH2. Pero kumpara nung una na regular buong siya. Season na panood si Ruro, this time, mag-guest lang siya. Kasi nga, di ba, busy siya Black Rider. And movie pa. Oo. Mm-mm. Tapos, may movie ba siya ngayon? Meron. Ay, binannounce ko na ba? Hindi pa. But anyway, ano kaya yung movie niya panood mo? Ang mas pinagkakabitihan ni Ruro, yung Black Rider talaga. Kaya hindi talaga siya pwede dito kasi 48 days silang nag-stay sa Korea. South Korea. Diretso yon. So si Miguel, ang maganda dyan, hindi nila alam na si Miguel ang makakasama nila. Ah, okay. So, ay, pinapictorial na eh. Panoorin nila. Ay, tapos na kasi yan. So, panoorin ninyo sa Saturday kung paano nila marireveal, kung paano nila malalaman. Tapos, syempre, di ba, aminin natin, kapag bago ka sa grupo, naisip mo talaga, ikaw, Mr. Poo, nung nakapasok ka dito sa Marites, kinabahan ka ba? Parang wala pa, naman, ano? Sa inyo. Diba? Nabuli ka ba? Hindi naman. Ako nga yun ang bubuli. Yun na. O, yan. Pero, si Miguel, inamin niya na kinabahan siya kasi alam niya sobrang solid na yung grupo eh. At tapos saka, papasok ka. Ilan yan, Rose? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan, no? Lahat. Pampito siya. Correct. So sabi niya, syempre hindi siya sure kung makaka-fit in ba siya, magiging okay ba. Tapos inamin niya sa amin na ang sobra daw siya na-intimidate noona kay Boss G. Sino si Boss G? Boss Glyza. Ah, si Glyza. Oh, sabi ko, talaga kay Glyza. Sabi ko ganyan. Talaga na eh, kasi very competitive si Glyza. Oo, saka siguro yung aura ni Glyza. Nasupladita. Parang ganun ang dating. Pero alam naman natin, napakabait po niyan. Napakabait. Pero doon daw siya unang na-intimidate. Pati kay Angel Guardian. Kasi si Angel naman, parang hindi daw siya makakonect. Pero eventually, super okay na... ayun, naging super okay na silang lahat. Then, sabi din ni Miguel, syempre nung nandun siya, namimiss niya si Isabel. Pangaba, si Isabel. Oo, ito yung pinangalanan natin. Yeah. At ang dami niyang ano daw, nung habang nandun siya, lagi niya naiisip. Nak. Totoo. Sarah. Oo, totoo. Di pa sila nagsawa sa US? Ano yun na. Pero sabi ko, marami kang pasalubong kay Isabel. Dami daw. Binili daw Korean. Niya ng Jungkook album. Aray ko si Jungkook. Ng mga kung anik-anik ng merch siguro. Merch ng Queen of Tears. Ilang araw uli sila doon? 40 plus? 48 days. Grabe, tagal din. More than one month. Tapos, ang maganda ngayon kasi... ano eh, winter. Yes. So, sobrang... lamig. Ano, parang negative 70? Alam mo. 7? Sana ako nag-ano kay... dito kay... kay ano? Kay Mikael. Naman. Love ko yan eh. Oo. Pinagnanasaan ko talaga. So, anyway. Dahil dyan. May surpresa kami sa'yo. Ayan na. Galing ka sa Bicol.
Megan? Oh, Megan! Hindi. Sige, tuloy. Si, ano, si Ruru sa mga nagtatanong, sabi ko kasi, paano pala Miguel sa kung magkaroon ng season 3? Ano ba, hanggang season 2 ka lang ba? Kasi di ba parang ang impression, pinalitan niya si Ruru. Siya lang ang nag-replace. So sabi naman ni Mikael, hindi daw niya pinalitan si Ruru. Additional siya. Parang ganon. Kasi ang mga runners naman daw, kahit sa South Korea, 8 sila. So pwede silang maging 8 pa rin. Tapos sa China raw, umaabot pa hanggang 10. Okay. Yan. Kaya kung may season 3, 4, 5, etc. Aabangan natin. Silang 8 na. Simula nga yung May 11. Yes, May 11 Anong oras ito? Basta alam ko gabi yan. Gabi yan. I-message daw sa inyo, Mikael. Yes. Sa umaga. Mikael Be. Oh, ituloy-tuloy na natin. May balita yan tungkol kay Glyza De Castro. Do, si Boss G nga. Nakiki-Boss G na rin ako. Yan. So, syempre, napag-usapan din namin ang kanyang marriage life with David Rainey na talaga namang parang taga-Baler na talaga. Kaloka, no? Yung lalaki talaga may dala ng bouquet, oh. Ay, hindi ko tinutulungan niya. Kayo naman. Yan. Wala, naliw lang ako. Saan yan, ha? Sa Iris yan. Sa Ireland. Oo. Di ba hinahagis yung bukid? Alam niyo si David, nag-stay siya dito. Lagi siya nasa sa Baler. Kasi meron silang resort doon. Oo, nalapunta ako doon, may coffee shop. Yes. Nalapunta ka. Na nagsabi pa, hindi, nung dumunting ako doon. Hindi, nung dumating ako doon, ginagawa pa lang ata. Pero sinabi nung isang surfer doon. Alam mo na, mga surfer. Di ba? Alam mo. Mayroong ano doon, si Glyza. Surfer ka rin pala. Oo, nagsasurf ako, mukhang hindi. A-N-V. Oo. Anyway. Yun na. Sabi niya, hindi, alam mo, natutuwa lang si Glyza kasi napakabait daw talaga ni David. Kumbaga yun pala yung ano, no, yung characteristic ng mga Irish. Napaka-close sa family, napaka-mabayat. So, kaya yung parents niya, yung family din niya, sobrang love si David. Tapos si David sa Baler, parang mas marami pa daw ngayon kakilala sa kanya. Yeah. May mga katropa na, ganon. Tapos sabi ko, buti hindi siya nagsiselos. Kasi syempre, di ba, si Glyza. Busy, showbiz. Napag-uusapan daw nila pero na-assure naman daw niya. Wala di mo tinanong o kay, anong plano nila, kailan sila magbubuo ng pamilya. Hindi naman daw sila nagamadali, hindi sila, kumbaga kung dumating, dumating. Ganyan, as usual. Tapos, kasi totoo naman, alam mo, at least nga, hindi siya sensitive. May mga iba pag tinatanong mo tungkol dyan, sensitive, di ba? Ay, hindi masyado. Oh, pero alam niyo, ang maganda rin, kasi nga, di ba, parang it pays to wait, sabi ko. So, Glyza, it pays to wait pala. Kasi, ano eh. Yonda na siya. Ayun nga. Pero hindi siya yung tipong sugod lang ng sugod o sunggab lang pero ng sunggab. Pero tama naman yan. Kasi pinaghahandaan naman din talaga yan. Pero I'm definite ako dyan na sa lahi nilang na yan. Ay, maganda. Magigod yun natin. Pero di yan, sabi ko. So, Glyza, it pays to wait. Saka parang, okay na rin ano, kahit na-ghosting ka dati ng isang aktor. Ay, nag-blind item pa siya. Tawa siya ng, ayan, amaga yung blind item ko. Tawa siya ng tao, so sabi niya, oo, tapos inamin niya na, sabi niya, kalimutan na natin yan. Sabi niya, ano, okay na raw yun, kasi that was the time na sobrang lala din daw nung naging insecurity niya because of what happened. At saka may natutunan siya doon. Yung na-ghosting siya. Yeah, may natutunan siya doon. Yes, so sabi ni ni China Ortalesa, si China daw nagsabi, isipin mo na lang na, ano, darating yung tamang tao. May ibang parang nakalaan para sa'yo. Kaya nung kinasal siya, sabi, nandun si Chin, sabi niya, tama ka nga. Oh, congratulations! Yes naman. Diba? Dahil dyan, Baroness University goes to Ay, ako, Ben. Madali-dali ko din i-emote yan. Alen, ang Baler. Arlan? Ay, Papa Sen. Kala ko Arlan? Hindi, yeah, yung Baler. Baler. Ano ba ang minanifest mo? Baler, ang sinabi ko. Ano ba dapat? Arlan. Ay, sige, sorry, change. Ireland pala. Ay, grabe. Mahirapan tayo. Baler muna ako. Hindi nakapunta na kasi akong Baler. Ireland hindi. Madali na ma-manifest ang Baler. Nagyayaya naman di si Glyza. Mag-Ireland tayo. Dumuna kayo sa Ireland. Hoy, may mga kamarites tayo sa Ireland. Ah. Papakulay, yeah, diba? Marami tayong mga kamarites dyan. Ito na nga, oh. Dali at magre-recess na tayo. Hindi pa. Ito na. Dalawa pa. Ito na. Sana lang. Naibalita namin sa inyo sa... Bakit dalawa na lang yung recess? Ay! Dalawa na lang yung recess. Dalawa na lang. Nasaktan ako. Ito mga kamarites, itong update po ito sa naganap na Singitan Blues between Francine Diaz and Orange and Lemon. At meron nang anot na
May intrigang damage control daw ba ito? Mm-mm. Professor? Yes, bago ko i-emote yan, babatiin ko si Arya Stark na nagpakulay ng 50 Malaysian ringgit. Gano'ng kadami yun? Charot! Maraming salamat sa pakulay. So eto na nga, pagkatapos ng madugo, alam mo naman tayo, mga event-event na ganyan. Kasi Governor's Night ito na nangyari nga po sa Occidental Mindoro last week last week at eto na nga lumabas na mga dami lumabas na mga meme mga videos biglang after 2-3 days naglabas na pinakita na itong band leader ng Orange and Lemons ang kalimutan ko ang name charot at saka si Clem. Oh, si Clem Castro tama sa Clem tapos si Francine Diaz na sinasabing pinag patch up na sila ng mga differences nila nagbigay ng mga apologies sorry blah blah pero adami, lang. Yun diba ganun maraming nag kasi alam naman daw natin lahat na parang alam mo yon damage control kasi between the two of them itong si Francine yung mas bata, may mga projects na upcoming, may mga endorsements na pang youth, etc., etc. Kasi nga, may lumabas pang isang eyewitness na parte nung show, isang baging na stand-up comedian na nagkwento talaga siya ng buong pangyayari. Kasi pinakita pa niya yung line-up eh. Talagang nasa pinakahuli si Francine na supposedly magpi-perform. Ang problema, yung organizer nagsimula daw po kasi talaga sila dapat 7 o'clock ng gabi. Eh late na nag-start, mga 9 o'clock na. So hindi nasusunod yung oras. Nag-adjust na ng adjust. Hanggang dumating na nga yung point na yung handler, ito totoo na to, handler ni Francine at saka yung nanay po ni Francine Diaz ang nakikita usap doon sa event organizer na kung pwedeng pasingitin na magpabatiin na itong si Francine. Pero hindi pala bati nga ang ginawa kasi alam naman natin lahat nakita natin kumanta pa siya hanggang nagkagulo-gulo. At ito namang reaction ni Clem. Eh medyo hindi rin nakatanggap-tanggap sa marami kasi pwede naman daw yatang pag-usapan backstage o hindi na inannounce sa mikropono. Pero it's part of the moment dahil feeling na insulto, nagsalita siya ng mga respeto-respeto something. Pero yun na nga, pinagbati na, wala nang issue dahil ang dami rin naman nagtatago. Miscommunication daw. Francine, pero lumalabas nga dahil ang dami nagpapatunay na may pagkamaldita daw talaga si Francine. Alam mo yun. Pero sumusunod lang naman din siya sa utos. Pero buti itong Clem, ano, di ba yan yung actual photo ng pagbabate? Yan na yun. So ibig sabihin, at least si Clem, naka-move on na kasi nakipagkita kasi pwede niyang ayaw niya or wag na. Ako, hindi ko alam ha, kasi hindi ko alam ang kwento ng Orange and Lemon. PBB. Yeah, I know. Yun na nga. Galing, sinasabi nga na galing din kasi sa ABS. Kumbaga, some of their kapamilya works. Din. Some of their works ay mga kapamilya related. Correct. Din. Kaya sinasabi ng ibang mga netizens, nababasa ko lang naman yung mga comments na eh syempre papayag yan, syempre makikipag-ayo, sila rin na mawawalan, yes, mga ganon. Tapos sa part ni Francine, syempre aayusin agad yan dahil sayang ang una yung binibuild na image. Correct. Ano ba image? Ang mga projects. Syempre wholesome ang image na ang ginagawa sa kanya talaga. Hindi at saka future mabait, big star. Eh. Mabait, from rugs. Yeah. To riches. Tapos yung tandem nila ni Seth pinupush, di ba? Ang dami nga namang mawawala kung sakasakali. My future you, di ba? Pero alam nyo, ibigay natin yan sa ABS. Napansin ko na yan dati. Magaling silang mag-damage control. Oo naman. No. Magaling silang kung magkagalit kayo kahit na gaano pa kayo passionately. You have to meet halfway. Galit sa isa't isa. Talagang kaya nila na paupuin kayo dyan, mag-usap kayo, paglabas nyo, okay na kayo. Ganyan silang style. Or kaya naman, hindi pagsasalitain. Halimbawa, dedmahin. As in, kung may malaking issue, hindi pa sasalitain. Let it die. Tapos bibigyan ng magandang proyekto para matapalan yung issue. I wish you'd know. Napakarami. Diba? May ganun sila. Ako, kapamilya pa ako hanggang ngayon eh. Alam mo yan. Anak ko nasa kapamilya eh. Correct. Diba? Parang party talaga ng marketing, negosyo, ganun talaga ang showbiz. Pero alam mo, ako naman, hinahangaan ko sila doon. Kasi bilang mga, management, business, network, meron silang say, boy, they're artists. Sa ngayon, sa mga pili. Pero before, alam natin, may mga tinatago. Alam sinabi niya. Pero hanggat kaya nila na ayusin to, bila lumaki ang gulo na yan, nagagawa nila. Correct. Dapat, tama yun. Kasi somehow, dapat ikaw as manager, meron ka pa rin, hindi ko naman sinasabing ikaw masusunod lang. May say ka pa din. Pero may say ka pa rin, on top ka pa rin, kahit papaano. Correct. Sa mga ganyang situation, crisis PR ang tawag natin. Yes, correct. Diba, kailangan binabalansin natin. So magaling sila doon. Magaling si ABS naman talaga.
yun. Diba? Naririnig niyo po ba yung bell? Okay, naririnig naman. Wala, na. Wala kami naririnig. Wala pa ako naririnig. Mamaya. Wala. Ito yan. Ito magbalita na. Dahil mag-birthday na si Manay Lolit sa May 20. Yeah. Balitaan naman natin na thankful siya na guys sila ni Bea Alonso at hindi humantong sa demandaan. Oh, so, crisis PR din yan. Lamoy yan. Alam naman natin na bago nagkabanggaan yung Christy Fermin, OG Diaz, kay Bea Alonso, ang talagang original niya ay si Nay Lolit Solis. Ay, ang tagal din yan. Ang tagal niyan. Ano talagang tinatawag kay Bea dyan? Correct. Oo, talaga meron. Dati nga, natanong ko si Nay Lolit, nung kasagsagan ng pag- keme niya kay Bea, nakita na ba kayo ni Bea Lons? Hindi. Sabi niya, hindi. Ay, ba't ganun mo siya? Hindi, ang sabi niya nga, wala naman akong galit kay Bea. Oo, oh, kumbaga ako nga. Okay naman sa akin si Bea, anak. True. Nag-react lang siya dahil sa isang imbitasyon. Alam mo yun. Oh, actually, kasi may isang blind item. Tapos alam mo naman si Nay Lolit. Yun sa blind item, pinangalanan. Tapos nagalit yung mga fans. Nakarating sa kampo ni Bea. Nanganak na nanganak yung issue. So hanggang sa inaraw-araw ni Nay Lolit si Bea. Araw-araw talaga. Ang nangyari lang, hindi lang nagkaroon din sila ng miscommunication. Yeah. Kasi wala nag-patch sa kanilang dalawa. But anyway. Ngayon, sino nag-patch dito? Wala. Hindi, nakita sila accidentally sa beauty derm din. Na ang yung pinagmulan din ng doon din sa beauty derm. Pinagmulan din ng inis ni Nay Lolit yung nawala, pinaalis daw sila yung ng kampo ni Bea doon sa press con. Sa listahan. Niliguak. Si Nay Lolit, si Gorgit, tsaka si Salve. Tapos, nung syempre, lagi naman may event si beauty derm dahil kaibigan. Hello, Miss Ray! Kaibigan. Hi, Miss Ray! Nay Lolit. Hindi pa rin po tayo nagkakakilala. Magkaibigan si Nay Lolit tsaka si Rhea Tan. So, tapos, endorser nga ni Rhea Tan si Bea. So sa isang malaking event ng beauty derm, nagkatagpo sila doon. Doon ako tawa-tawa, indoor na si Bea ng pampaganda ganyan. Pero kung si Rani na Lolit dati, Los Siang, Tiyahi, lahat ganyan. Lahat na, oo. Tapos, ang tanda ko, hindi yung planado. Nagkatagpo lang sila doon. Uh-huh. Tapos, nagkausap sila. Ayun. So okay na. Sino ang naunang bumati? Curious ako. Para sabay silang nag-keme. Ah, talaga? Kasi, normally dapat may mauuna, di ba? Sige, sino nauna, Rose? Nakita, nagtagpo. Ang dami kasi nyo eh. Very cinematic yung eksena. Kasi tumayo naman si Nay Lolit from her chair. Si Bea from this part, nag-meet naman sila. I think, nung nakita nandun naman si Bea, nung si Nay Lolit nandun, syempre kumilos na yung karamihan lahat na Pantayan. Kasi hindi, makat kita. Sinasabi to ni Nay Lolit, sabi niya sa kahit sa akin, sabi niya, sabi ko, Nay, paano pag nagkita kayo ni Bea? Sabi ko, anong gagawin mo? Babatiin mo? Anong gagawin? Papatiin ko, anak! Papatiin ko siya! Oh, correct. Ganun kaya ginawa naman niya, nung nakita niya si Nay Lolit, tumayo siya, nung nakita niya si Bea nandun, dahil ngayon, babatiin niya talaga. Tapos na, welcoming naman si Bea. Yeah. Nagkaayos sila doon sa, kasi, nung sa ganung issue nila, nakarinig si Nay Lolit na parang will consult a lawyer. I mean, laging may ganun, di ba? Doon sa kampo ni Bea, kay Shirley Kwan. Yung kanya manager po ni Bea. Nalalo kinainis ni Nay Lolit, no? Kaya lalo niya niratran si Bea. But anyway, natapos na. So ngayon, natanong siya ni Salve. So anong kamusta ka ngayon, Nay Lolit? Sabi niya ganun na nabalitaan mo yung tungkol kay Christy at yung kay OG. Ang sabi niya, thankful daw siya na hindi na sila umabot sa ganun situation. At nagkaayos na sila at pinuri na niya ngayon si Bea. Tapos, sinasabi lang niya na haba pang proseso yang lalakbayin ng kaso na yan. Siyempre, merong gustong patunayan yung kampo ni Christy and OG. At si Bea naman, meron din siya ipinaglalaban. So, nasa korte na yan kung matutuloy man sa korte yung magiging issue. Yeah. Pero siya, thankful siya na walang demandahan at ayos na sila ni Bea. Very good. At tayo naman doon sa kampo ngayon, lalakbayin na yan. No? We're hoping na sa pagkikita-kita nila, siguro kung ano yan, may mga lalambot din dyan eh. At mga tao yan, mga kaibigan din naman yan. May mga common ano. Magkakaayos din yan. True. Marites naman tayo. Ngayon po ang ating next item ay ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Gracie! Yes, mga Kamarites at Gracie, mahalaga nga po na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya naman kahit nasa ampanig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal na may
sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Yun. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. Yes mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay mga kamarites, ang ating Chick of the Week ay tungkol po kay Alden Richards. Marami pong balita ngayon linggong to. Unahin na po natin yung wish niyang may direct si Marian Rivera. Daming wish ni Alden. Daming wish ni Alden, ha? Yes. Kasi nga, ba nakasama sila sa Carmela, di ba? Siguro, alam niyo yung galing ni Marian tsaka yung galing nito pag-arte. Kaya after nung, ang malukot lang na balita, yung unang directorial job niyang with Heaven Peralejo. Streaming the moon yata ilalabas. Pero hindi pa nailalabas. Oh, hindi pa nilalabas. Ano ba yung parang thriller yata? Yun, merong parang killing. Ah, ganun. Ay, may ano? SSW. Ang hilig ni Alden sa mga ganyang tema. Thriller. Parang thriller. Alam mo, ganun eh. Biba Films yung ano nun eh. Ah. Ang producer nun. At co-producer siguro siya. Oh, alam mo, co-producer si Alden. Yung kay Heaven. Alam mo, ganyan ang picture ko nung ano, bago ako graduate ng high school. Ah, talaga? Actually, ikaw ata yan. Oh, yan. Nagkamali. Mali sila nang kuha ng photo. Naku ba kasi ambet yung nilagay nyo doon sa ano screen. Diyosang Diyosa, no? Oo. Grabe. Walang tapon. Walang anggulo. Oo. Diba? No, hindi namimili. Sana, sa Webes, sana. Sana matuloy. Oo. Matutuloy yan. Yeah. Abangan. Okay. Manifest. Oh, anyway, continue. Ito. Ito na, ma'am. Balita ni PhD. Oh. Spotted si Alden with Catherine Bernardo na magkasamang nanood ng sine. Yes, as in. Kitang-kita ng aking source na nanood sina Alden Richards, Catherine Bernardo ng movie. Anong dito movie sa BG. Ito? Hindi na inalala ko anong movie. Huwag natin i-promote. Ano ba? Foreign! Hindi ko di alam. Hindi naman sinabi. Pero nanood ng movie sa isang sa cinema sa BGC. Uy, may mga kasama naman. Ay, isa lang. Sa sila nanood yung ano, humihigang ano. Oo, yung naka-recline at ano. Hindi naman na umabot na pinuntahan pa sa loob ng sinihan. Or yung aking source. May ganun ng sinihan, di ba? Meron na. Pero kasama ni Kat, sabi kasama din ni Alden, yung kanyang isa sa mga BFF. Yes. Na si Alora Sasam. Yon. Diba? So, alam mo, nakakatuwa lang. Nung Thursday lang nangyari yan. Mm-hmm. Tignan mo yung kapit ni Alden dun sa braso niya. Sa isang event yan, may catering na ano. Nung ano yata yan? Blessing ng bahay ni Catherine. So, nung kung di ako nagkakamali, nung Thursday lang yan na spotted, kina Catherine at saka si Alden. So, parang ako lang, nakakatuwa lang dahil parang sobrang nag-level up na talaga. Yung closeness nila. Kung friendship, kung ano man, kung nagdiligawan na. At bigla ako tuloy na alala, minessage ko pala si Alden kanina umaga. At ang sagot. Aba, hindi ako sinagot ha. Abay, ganon. Pero scene. Te, sabi ko, Alden, pwede ba magtanong? Yun pa ako eh. Baka inaantay niya yung tanong ko, hindi ko na sinunod. Ay, hindi mo naman sinagot. Kasi dapat, eto ang tanong ko. Mama, bukas, susunod ko na yung tanong ko. Okay. Ang tanong ko dapat, ano ba Alden, nililigawan mo na ba si Kat? Yung tatanong ko dapat. Parang Luis Manzano, nililigawan mo na ba si ano? Oo, di ba? Ganon. Tignan ko anong sagot. Pero anyway, kasi di ba yung nanunod na kayo ng movie together, tapos after that, July ba or August, papunta na silang Canada. Hong Kong muna yan. To Canada. So, ibig sabihin, dyan, walang duda na playing sweet music together. Walang duda na pwedeng ma-develop pa yung correct. Kung ano mang closeness ang meron sila ngayon. Pero on the business side naman ng punto ko dyan, marketing side, kasi syempre kailangan mag-spice up na at this correct. Early, diba? Para tuloy-tuloy consistent, kumbaga, hanggang sa pag-shoot ng pelikula, may mabubuong something tuloy-tuloy. Para mas maganda yung magiging relationship, interaction. Kasi ganun din ang ginawa niya nung ginawa niya yung kay Julia din eh. After Catherine, Julia, may mga friendly dates friendly din sila, culture, may mga choka-chika din sila, gano'n. Malay mo, festival yan. Ay, malay mo, correct. Ay, ang gundo. Sabi nga, pang
MMFF ng Star Cinema. Wow! 50 years. Tapos biglang may Santos tayong binalita kanina na Juday at ATV. Wow! Ang ganda. Dalawala pa lang yan. Nakaka-excite na. Pero syempre, medyo matindi ang ano dito eh. Ang pilian. Ang selection. Kasi nga, 50th years ng ano, ng MMFF. Yeah. Pero dapat nandun sila kung i-entry nila yun. Oo. Sana bongga mga ano dyan. Ito. Sige. Kung ano man, abangan lang po natin. Correct, oo. Pero masaya tayo for na them. May basa, pagdating po kay Alden, ang authority dyan si Rose. Oh, uy, grabe sila sa authority. Baka mamaya ay may mga mag-question. Hindi, kasi hindi alam nyo po ba ang tunay na pangalan ni Rose? Rose Richards. siya po ang RR. Bagay sa'yo, Rose Richards. O, ang dati. DWRR. Ano, okay, be? Marites na Marites, DWRR. Ibalita na mga Marites ang pagbabala ng Sparkle Management tungkol sa mga fake accounts ni Alden Richards sa social media. Ano ba? Artist ng Sparkle. Yes. Naku, napaka-common naman yan. Correct. Mm-hmm. Kasi ano, at lahat sila yung mga boss ng Sparkle. Mm-hmm. Isa-isa sila nag-post ng ganyan. Mm-hmm. Tapos, isa sa ginawa nilang sample ay si Alden. Kasi diba, alam nyo naman sa Twitter or kaya sa X and Twitter. X, Twitter, TikTok, IG. Minsan, nang ginawa, halimbawa lang, Alden Richards 02. Mm-hmm. Ang gagawin nung fake na account, ang gagawin niya, Alden Richards 02. So magmumukha siyang 02. So minsan nakakakuha ng subscribers, ng followers, ganyan. Nakakakaroon ng engagement. True. Eh, yung ibang experience daw ng ibang mga Sparkle artists naman, halimbawa kunwari kukunin, may ma-inquiry diretso doon sa artist, tapos magkakaroon ng engagement, etc. Fake account naman. So naglabas si Sparkle Management ng kanilang, of course, yung official nilang account kung gusto niyang kunin yung artist nila. At ang pinaka binigyan talaga nila ng attention yung kay Alden. Siyempre si Alden yung pinakamaraming followers. Mm-hmm. So mag-ingat lamang po dun sa mga pinopost sa mga fake accounts. Kasi siyempre, minsan, meron pa mga nag-statement pa yan minsan eh. Yung, meron silang sinample kay Alden. Kumbaga sinabi, nakita kami ni Catherine, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So siyempre maniniwala kaagad yung mga tao kasi titingnan nila. Ang gagaling ng mga netizen sa true, ganyan. True, ano? Same yung handle. Ay, may mga AI pang-effect yan. True. So yun lang. Sabay-sabay yung mga boss nung Sparkle. Tsaka mismong Sparkle na social media accounts na nag-post ng ganyan. Pero alam mo, dapat naman maging medyo wise din ang mga netizen. Kasi madali mo din makikita eh kung totoong fake legit o hindi. Kasi yung iba mga fan account, yun okay lang yun eh. Nakalagay naman na sila ay mga fan accounts. Pero yung iba talagang ang tawag sa ganun, dami ginagaya talaga yung mismong account ng artist. At na, minsan na nakakatawa, mas malaki pa yung engagement nitong yung Jafex kesa dun sa talagang original. True. Kaya tuloy yung iba na nabibiktima or para naniniwala kasi ay dito ang daming komunikasyon tsaka feeling nila sumagot yung artista. Dito tayo. Baka ito talaga yung account. Nako, number one yan. Kahit pag verified nga eh. May mga verified accounts, may nakakapasok na fake eh. Eh paano nga? Di ba magbabayad ka lang? May blue check ka na. Well, maganda yung ginawa niya. Sana gawin din ng ibang mga management at mga handlers, mga ibang talent agencies kasi protection din po yan. Ikaw ba, June, may fake account ka? Ay, marami. Or meron ka bang alter account? Grabe. Alam ni Rose yung alter. Alam mo na alter? Ako may alter account. May alter ka? Yeah. Ano? Naga-alter ka? Bakit? May face reveal? Okay, mga Mantis. Yan po ating Chica of the Week. Talaga nang mula nila lahat. Amigo Segurado! Diba? Ano mga kamarites? Kulang pa ba ang mga pabao namin, Chica, para sa inyo? Pues, we got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified Marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman po ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang inintay ninyo, mga kamarites, mag-avail na kayo! How true, si Yan Lim. Sinabihan si Kim Chu na mag-announce ang bago niyang GF. Nagulat ako. Nakakaloka yung lumabas na chika na yan. Nakita ko yun sa co-alerts ng ABS-CBN na di umano nga
ayun, si Mama Oji na naman yung isa sa mga naglabas, na si Sian daw ay parang nung nag-break na sila, ganyan. Tapos nung nag-move on na, sabi ni Sian kay Kim, ikaw na ang mag-announce na may bago na akong girlfriend. Ah? Si Kim ang mag-announce? Si Kim ang pinag-a-announce niya. Bakit si Kim bang spokesperson? Hindi. Pero parang sabi naman din ni Oji Diaz, sabi niya, hindi naman din siya ganong kasigurado na may ganun nga na sinabi nga ni Sian. Kaya sabi niya, ito po ay kumbaga open. Kung open na patotohanan at open din na itanggi. Pero nakakaloka lang yung kasi, ex mo. Yan o, may bago akong girlfriend. Diba? Yung tagal nila hindi nag-uusap, tapos parang gusto mo na mag-move on, tapos makakatanggap ka ng text na paki-announce niya na may girlfriend na ako. Pwede ba yun? Pero feeling ko naman, parang baka hindi ganun yun. Naman ganun. Baka ibang pagkasabi ni Sian. Baka totoo. O baka naman nagpaalam siya na i-announce na niya na may girlfriend na siya. O pwedeng ganito. O pwede rin. Diba? Tapos baka sinabi niya, baka ang ganito sabi niya kay Kim, kapag may nagtanong sa'yo, okay lang. Pwede mo nang sabihin na, yeah, I have a girlfriend. New girlfriend. Baka ganon. Pwede yun. Or yun nga, na pwedeng nagpaalam siya, nagpasakali siya na, kasi marami na nakakaalam, aaminin ko na may girlfriend na akong bago. Posible naman. Pero, kung totoo man, na may ganong namagitang pag-uusap between Kim and Zian, para naman sa akin, awkward ako. Kahit wag mo na sabihin Zian kay Kim na nasabihin pa niya or magsalita pa siya. Kasi kung sakali mang tanongin namin ng mga press si Kim, or kahit hindi tayo yung press na magsanong naman di alam ni Kim, di ba? Then, pwede namang si Kim ay mag-beg up na dyan na sabihin niya, ay wag na po ako ang tanongin niyo kasi it's not my story to tell. Yeah. Actually, di ba ginawa niya nga yan kay Dr. Vicky Bello? Sinabi niya ayaw niya mag-comment. Nung sinabi talaga ni... Lumulutang yung chikang yan. Sinabi kagad ni Dr. Vicky Bello sa kanya na, paano yan sabi, meron na raw bago si Zian na taga Viva. Gumanon siya, ay, hindi po ako mag-comment siya. Parang gumanon si Kim. Pero na masakmay lang dako rin kung talagang tinitingnan natin yung angulo na talagang kahit naghiwalay sila ay magiging good friends pa rin sila. Baka may mga usapang whatsoever. Pero para sa akin, awkward pa rin eh. Kasi bago-bago eh. Medyo masakit pa rin talaga. Lalo na sa panig ng girl. Oo. Parang awkward talaga. Ito dito tayo sa masikat na love team. Grabe siya. Sikat ang Masikat ang love team nito. Sino? Can Buy Me Love. Tapos na. What's next, Don Bell? Don Bell. Bell is the ringing. Anyway. Sili mo lang Bell Mariano mamaya. Last one episode na lang kasi. Ano ba tapos na? Hindi mamaya. Hindi. Advance ang Netflix ng 17 hours. Nga eh. Ano, paano nga ba? Netflix kasi ako nanonood. Ako din. So, sa Netflix ngayon, meron pang isang episode for tomorrow. Yeah. So, one last na finale episode na tomorrow. Nauna pa natapos yung Queen of Tears? Of course, 16 episodes lang yun. Ay, ito, ang Can't Buy Me Love ay... 145. 144 kagabi eh. Sobrang dami. Ang sobrang tagal na. Pero, exciting na siya. Kasi nga pa finale na nagkakalabasan na kung sino ang pumatay, kung sino ang mga mastermind. Sino ang sino ang... Ay, the priceless finale. Sabi ni sino yung sabi? Sino yung I-bug? Sino yung spider sa Within the Family Tube? Grabe yung revelation na yung kagabi. Diba? Yeah. Pero, ito nga, grabe din daw ngayon, sabi nung sa GC namin. So, yun na. Matatapos na ang Can't Buy Me Love. So, matatapos na yung serye ng Nina Donnie, Pangilinan at ni Bel Mariano. In fairness sa Can't Buy Me Love, ang daming sumabay-bay dyan. Yeah. Mula Netflix at saka kung saan man. Hindi lang yung love team nila ang pinapanood. Yeah. Yung story talaga, yung kung sino ba talaga ang killer. Ganyan. Yeah. So ang tanong ngayon, dahil matatapos na ang Can't Buy Me Love, ano na ang next sa Don Bell? Yan. Lalo pat dito sa last episode, na dalawang episode na napanood ko, talagang hinighlight yung mga romance nila. Nagbatanes pa sila. Backdrop, talagang chuchu-chuchu. Tapos may alingas-ngas na doon na, ay, parang may tumor na itong si Bingo. Matutuluyan ba ito? Dahil may mga bucket list ng ginagawa, blah-blah-blah. Tama. Pero Bettina, umayos ko. Walang spoiler! No spoiler! Junardo, are you watching Can't Buy Me Love? Eto na, pakinggan nyo naman. Tinanong ko, nagtanong ako kung ano ang next sa Don Bell. Kasi di ba, after that. Success yan ha. Kilala mo ba si Don? Si of course. Si Bell the ringing? Grabe.
Oh. Ano sa go? Ano ba ako? Hindi ko siya personal nakakilala. Oh, uy, naging guest na yun. Naging estudyante natin yan sa si Marites University. At wala pa ako nung dito. Yes, continue. Naging estudyante natin si Bel Mariano. Yes. At si Donnie, lagi ko sasabihin, yes, isa sa pinaka dapat na ine-emulate na ng mga teenagers. Yeah. Ang hirap nung emulate. Spell. Ano na lang, example. So anyway, ano na doon next? Yun, ang next, meron silang next. Kasi diba, pwede mong isipin. Can buy me next? Witty ka dyan! Witty ka dyan! Manis na tawa ko doon! Gin, sabi mo, can't buy me next. Pwede, sorry ka. They can buy the next. Dahil may next project na sila. Which is? Which is a movie na horror film. Under Star Cinema. So, tinanong ko. Star Cinema iligay sa horror. Oo eh. Possible ba itong maging ano din, entry for the film? Pero hindi raw. Kaya mukhang ang tinitingnan dito ay pang Halloween. November! Oh, diba yan? So, gusto ko malaman kung ano mangyari kay ano. Kaya Maris Rakal tsaka kay ano. Ay, magkakami project na sila project ginagawa. Na sila. Ongoing. Oh, ang Snorin. Sorry, mas... Hindi ko kasi napapanood ito. Ay, kasi nakikita ko yung clip nung Snorin. Oh, nakakaaliw talaga ang Snorin. Lalo na si Anthony Jennings. Luko-luko talaga. Yes. Alam mo, chismoso. Marites eh. Oh. Pag may mga sekretong dapat sa kanya nanggagaling, biglang nadudula siya. Ay, punta sila sa Batanes. Diba, ay, nasa ano sila. Diba nag-asap sila para yung kasi nga finale na. Ang pogi ni Anthony Jennings. Of course. Sa asap. Pero hindi nila makakalimutan yan dahil dyan nabuo ang kanilang love team. Pero yun na, I'm sure happy ang mga Donbel kasi di ba minsan pag may nag-e-end ng mga project ng love team, parang nanganganib yan eh. Kahit naging successful yan, pwedeng, ay, paghihiwalayin muna kayo, ipapartner muna. Baliktad, diba? Huwag kang Gracie. Pero, huwag kang magmaruno. Ano? Babasahin namin ang baliktad. Sorry. Pero at least sure na. Buy love? Sa movie naman, kaya yan. They can buy the next. Yeah, can buy next. Yan, o, si Rich. Kilala mo ba? 5 euros. Pag naglakad, kilala. Uy, grabe! Matiin mo pa kulay ni Rich Z. Tama ba yan? Rich Z ba yan? Rich Lee. Si? Z-I-I. Rich Z. Oh, yeah, Rich Z. 5 euros. Alam mo po, alam mo, love namin po kayo mga kamarkes. Pero minsan pinahihirapan nyo kami ng mga pangalan nyo. Hindi namin alam kung account name nila. Sinasadya nyo yung mga account name nila na minsan pa. Medyo naughty ang dating, ha? Nawala na si ano, ha? Nawala na si... Ay, wala. Ayoko nang banggitin. Ito, magbalita naman tayo sa isang sunny person ng Regal, Viva, Media Quest, APT, at Tito Vic and Joey. But parang nag-jump ka. FDCP. Oo nga, nag-jump siya. Yeah. Nilampasan na naman niya yung isang item. Kaya mo na, start na natin to. Oh, mamaya. Oh, that's direct Joey. Yes. Times are exciting, sabi ng Regal. Ni Rosel, si Mike Tobiera, yeah, si Media Quest, si ano pa. Wala yata, wala niyang ano, Star Magic or what? Ay, sarili-sarili sila. Regal, Viva, Media Quest, APT, Tito Vic and Joey, with FDCP chair. Oh, ito kaibigan ko si Lito Zulueta. Ay, yung mga ano yan, kanilang ano. Lito B. Zulueta? Yeah, sarap. Diba? Ayan nyo. Pitching session ba? Hindi mo siguro. Iba yan. Sino malaya? Sino malaya? Oo, parang, ewan, tingnan natin kung magkatuloy-tuloy sana. Ah, wait. I think, ang ginagawa nila... Media Venture Party yan. Media Venture, Media Quest. Media Quest. Venture Party. Party. Parang talaga, yan ang pinag-usapan, collab. Hindi, at saka nakalagay, parang pitching. Iba to. Iba yung pinakita nila eh. CCP yan eh. CCP yan. Oo. Sabi na iba eh. Iba to eh. Iba yung pinakita nyo eh. May ibang picture akong binigay ah. Oo, yung mga producers. Kasi ito sa CCP ito. So iba to. Yeah. Magandang balita rin niya kasi parang nakikita natin yun sa binabalita ni Binjun. Sunod na oo, na nagko-collab na rin talaga mga, hindi lang mga networks eh, di ba? Pati yung mga producers din. Tsaka mga management. Tsaka para mabigyan ng trabaho yung mga artista. And speaking of Regal nga, meron silang entry sa Cinemalaya, yung Love Child na pagbibidahan nila RK Bagaching at Jane Oynesa. Na sa totoong buhay po ay mag-shota. Mag-nyowa. Kasi sa August pa po yun, pero unti-unti na kasi kung tatatandaan namin,
Ngayon lang yata sasali sa Cinemalaya Regal. Yun, at least, bongga. Active diba? Na uli ang Regal. Although okay. Si Aviva, alam natin, super active. Pero nakakatuwa ngayon ang Cinemalaya. Kasi bukod dyan, di ba ang GMA... Films. Pictures. Pictures. Ano na rin, dahil yung kay Maria na Balota. Diba? Nag-join na rin sa Cinemalaya yung mga big production outfit. Tsaka maraming mga artista, lalo na yung mga bigating artista na sanay sa commercial film. Yes. Ang nangangarap din. Or parang na medyo, gino-goal nila na magkaroon. Artistic ano naman to. Edgy-edgy roles, diba? Yes. Kasi susugan ko yan kasi ngayon yung mga film ano natin, film watchers natin, naghahanap na rin talaga ng mga iba-ibang venue. So, may nagkita mo successful din yung mga nagbe-venture sa stage, music, mga plays. So itong Cinemalaya talaga may sarili na naman din siya. May sariling audience din ang Cinemalaya. Ang Metro Manila Film Festival, alam natin talagang general lahat ang umaga doon. So masaya itong balita para sa industriya. Okay? Okay, ito. Sana magandang collaborations ang makikita natin sa kanilang pagsasamang ito. Correct. Ito, may balita si Prof. Bakit feeling beauty queen si Kylie Alcantara? Paano ba namang hindi ka magpe-feeling beauty queen? Eh, kasama ito itong dalawang Miss Universe. Naganap ito sa isang event na... Ay, hindi sa Bicol. Hindi. Bicolana yan sa ano, diba? Bicolana yan. Bicolana din yan si Kylie Alcantara. Naganap yan sa isang event na naging endorser ito. And... bigla may gumano na sandali lang baka madulas ako dun sa susunod na ano. Anyway, wala lang. Mamaya. Doon sa next portion. Oo, yung hashtag demand. Anyway, eto na, emote sila. So, sabi naman ni nung mga kaibigan ni Kyle, mga bakit ka nga naman hindi magpe-feeling beauty queen? Eh kung kahilera mo naman, dalawang totoong Miss Universe. Totoo. So, kahit naman din sino ang tumabi sa dalawang yan, magsi-feel, maganda naman. So, endorser silang tatlo? Yes! Si Kylie na ang nilagay? Catriona Gray, Pia Wurtzbach, and Kylie Alcantara. Ganong level. Parang meron siyang ano eh. Parang may gusto ka pa ito. Hindi naman. Nagulat lang ako kasi niya. Naglalabang kami, Sir Fu! Push mo yan. Hindi nagulat lang ako kasi syempre nga naman Catriona. Dalawang Miss... Pia Wurtzbach, parehong Miss Universe. Hindi lang binibini Pilipinas. Yes. Miss Universe as Kylie. So Miss Kylie Alcantara. Na that time daw, ang suot-suot na heels, 5 and 6 inches. Para malang makasabay dun sa dalawang majongkad na beauty queen. So malamang dyan hindi niya suot. Ay, suot nga niya dyan. Suot pa niya ilagay na yan. Maliit lang naman si Kylie eh. Ano ba mga height nito ni Napusa at sa kanina Pia? Gusto mo ba 10 inches ang tulad niya? Diba? Or tumuntong na lang sa Apple Box. Kaya gano'n, nag-feeling beauty queen na in a positive way naman. Dahil may ini-endorse silang mga produkto. So yun yun, ano? Okay. Fairness naman, napili siya na makasama yung dalawang Miss Universe. Ang ini-endorse naman nila ay hair. Pang ano, buhok. Hair product. Pang buhok. Nakita naman ang hair niya. Ay, binanggit talaga niya, magbabayad sila sa atin. Actually, hindi ko nga binanggit eh, sabi ko na lang, hair product. Pero di ba masaya? Kahit naman nga, sabi nga ng mga supporters niya, kahit naman sino sigurong i-ano dyan sa dalawang yan, di ba pipiling din? Ang laking pressure niyan kay... Anya ka? Isang kaibigan ko ang nagbalita sa akin. Hindi, ang laking pressure niyan kay Kylie, ha? Di ba? Jojo! Eto na, binanggit na rin din yung pangalan ng brand, baka naman pwede kami dito. Di ba? Hindi nga... diba? Jo, alam mo Jojo na. Sino Jojo yan? Isang kaibigan namin. Hindi writer. Kala ko si Jojo. Kala ko si Jojo. Hindi. Yung kay Ate V. Ay, hindi rin. Iba. Hindi si Jojo Veloso. Jojo Bragai. Oh, yun na. Jojo Bragai. Jojo Bragai pa. That's a shoe. So, yeah. I don't have any shoe. Ay, binigyan niya ako. Hindi ng shoes. Wait, ano binigay sa akin ni Jojo Bragais? Parang belt and... Di ba may mga leather camera? Alaga ko yan before. Social. Nagbibigyan, nagsasapatos ng mga beauty queen. Kasama na ngayon si Kylie. Iba rin si Kylie. Ano mo siya natin ito baging kulay na kay Suzuki. 20 yen. Salamat po, Rhea. We miss you. Rhea. Ito, nakakatawa. Jessa Zaragoza, napikon. Matapos sabihing scripted ang pag-vlog ng paghuhugas ng plato. Paghuhugas ng plato. Bakit hindi? Ano ba itong belita?
Friend ko yan si Jess sa Facebook. Kasi gulat ako, parang madaling araw ata. Nakita ko yung post niya. Galit na galit. Eh, ang tanong lang naman nung ano, netizen, dapat ba full makeup? Washing the dishes. Actually, yun lang yung comment. Ang haba, yan ang sagot niya. Yan ang sagot niya. Galit na galit siya. Kasi ang explanation lang niya, una, galit siya sa isang show. So pagdating daw niya ng bahay, may kwento talaga siya. Pagkababa ng kotse, diretso sa kusina. Naghugas ng plato. Hindi na raw niya nakuhang magpalit at magtanggal ng makeup at magtanggal ng buhok. Dahil wala silang katulong dahil sa bahay. Dahil wala silang mimay, skin. Tapos, hindi daw scripted yun dahil bigla na lang daw naisipan ni Jada na kuhanan siya. Tapos, paano nag-ano pa sila dyan ising along yung parang yung missing lyrics. Di syempre singer sila. Di kumanta naman si Jessa, ganyan-ganyan. So parang, tapos parang oh, bakit na naman iba naman na pumasok? Tapos hindi wala kinalaman si Sarah. Ayan, ayan, nagkaroon siya ng karaoke ambush. Fully made up nga naman. Pero yung salitang scripted, siya mismo ang nagsabi na hindi po yung scripted. Sabi niyang ganon. Basta na naman kula. Pinagkait sa atin ang pag-ibig. Tanggapin na natin na hindi lang nga nga ngayon. Ay, mamaya may intellectual. Yes. So yun na ikinagalit ni Jess. Kinapikon niya actually. Sana daw, ano, yung pasensya na daw. Sabi niya, kulang lang daw po kayo sa ligo. Ay, may mga ganun pa siya. Galit na galit talaga. Uy, pero ako naiintindihan ko si Jess kung bakit siya medyo nag-flare up. Okay. Seryoso. Kasi, seryoso. Siguro, ang naging unang reaction niya nung nabasa niya yon, baka parang ano ba to, inuinsulto ako. Inu-okrasya. Oo, binabasta ko na naka-makeup ka pa, maghugas ka lang. Kasi pag nanay ka at ikaw ang gumagawa ng lahat, pagdating mo doon, may mga hugasin at ano. Totoo naman yon. Totoo yung sabi niya. So, normal yon. Ang reaction niya. Hindi ka na makakapagtanggal mo na ng makeup. Maglilinis ka na hanggang matapos ka na. Isa bagay ako. Very Jess ka mamaya. De, hugas naman na. Subukan ninyo. Sa iba-ibang tono kasi, paano ba dapat sabihin yan? Kung ako si Yenko underscore Asian, dapat ba full makeup washing the dishes? Oh, di ba? Oh. Oh. Ay, kung ikaw magsa, kunwari, anong siguro, tono mo? Kasi siguro, ay, dapat ba? Wala na yun. Dapat ba full makeup? Kasi parang taray kasi ng dating. Yes. Dapat ba full makeup washing the dishes? Pwede mo na, di naman kasi pwede sabihin. Dapat ba full makeup washing the dishes? O kaya naman, wow! Ang ganda naman, naka-makeup pa rin siya kahit habang naguhugas. Kahit naguhugas, halimbawa, gano'n. O di, pag binasa mo, hindi yung parang, ano offensive to? Offensive. Kasi ganito, una-una siguro, kasi syempre, hindi naman niya kilala yung nag-comment. Pero halimbawa, kaibigan niya yan. Correct. Ang nag-comment. I'm sure, hindi siya maiirita. Yes. Kasi ibang lingwahe niya siya, Mars, dapat ba full makeup washing the dishes? Siguro kasi, parang hindi naman tayo close kung makakomment ka dyan. Kung halimbawa, kaibigan niya o kumari niya, ang sagot niya, oo nga Mars, hindi na nakapag-alis. Sasakyan niya. Pwede niya sakyan. Halimbawa kung friend niya, sasabihin niya, ha, naman, para beauty correct. Pa din. Pero nakakatawang haba talaga nung sagot niya. Di ba siyang column item na yan? Ito pa. Ito yung sagot niya, di ba? Article na yan. Hindi. Ito yung sagot niya doon sa tao. Yun, yung post niya mismo. Yan. Ito. So, dalawa yung medagdag pa. At may explanation. Back to back, di ba? Anyway, maganda sa lahat ng naghuhugas ng mga plato. Yeah. Napakaganda ni Wait Jessa. Lang. Abangan natin. Ano? Kasi sabi ni Jessa, alam ko na hayaan nyo next time. Magagaw naman ako. With matching cleavage. Habang naghuhugas pinggan. May karuntong pa. Ayan, sabi ko, so tatlong items alam na yun. Alam mo, yung siguro pagod ka na talaga. Medyo tapos, ano ka na. Tapos kinu-question pa. Patulan ko nga ito. Ay, kasi yeah, pag-uwi mo mamaya. Ay. Diretso ka, maghugas ka. Sigurado ako nakahugas na. Or else. Abangan na. Ay, ganun din ako kay Niyo pag may mga kalat sa babo. Ayokalit ako. Si Rose, tama-tama, wala tayo sa Studio A. Hindi niya napakita yung kanyang Columbus skirt. Napakita niya mamaya. Habang naghuhugas siya ng plato. Hindi. Diretso na ito pang tulong para hindi ako malamok. Ewan ko. Okay. Yan. Bigyan natin yung hilig ni Jessa. Ito, Paolo Contes at Yan Santos, pinagdududa ang hiwalay na page di. Yes, kasi nga daw, itong si Yan ay nag-delete ng ilang mga posts niya na tungkol kay Paolo. Isa sa dinilit niya yung kanyang birthday greeting kay Paolo. Eh, kailan na nag-birthday si Paolo? March, mga around March. So, yun.
So tinanong si Paolo, ako hindi ko na kausap si Pao, pero nabasa ko yung... Kausapin mo na, ikaw talaga. Di, oo naman, okay naman kami niya. Ta, may away ba sa'yo ni Paolo? Ano ka ba kung pari ko yan? Charot lang. Ko, kaya nga nung... Ano to? Yung mga panahon na as a friend pa. As a friend. Diyos ko, ano sabi ni Paolo? Alam mo yung kinakabahan ako? Sa totoo lang, bigla akong kinabahan ko ano sasabihin ni Jay. Bilang yung mga lababaeng na involved dito ay malalapit sa akin halos. De, yun nga, nakausap niya si Gorgie, of course, dahil alam naman natin na handler. As handler slash dahil manager ni Paolo ay si Nailoli. Handler lover. So si Paolo... Grabe, Gorgie, laboy ka raw ni Paolo. Then, pinaprotektahan bilang kuya. Yeah. Si Paolo daw, kumbaga parang dead man na, pagod na siya sa kakasagot sa tanong. Kasi siguro, mula nung inilabas ni Paolo, yung as a friend, baka tunod, na palagi na lang may tanong, break na kayo o kayo pa ba o nagkakalabuan na kayo. Mm-mm. So sabi naman, super okay sila ni Yen, as in sila pa rin. Okay. Oh, yeah, baka okay. Naman ano, baka may restriction yung ano, yung birthday greeting. Okay. De, alam mo ito ang tingin ko. Kung si Jessa naaaborido. Baka nabubuwisit na dahil pagdating mo dahil pang gagawin wala kang kasama sa bahay. Baka naman si Yen maraming time. Dahil di ba hindi pa siya masyadong hindi pa siya talaga bumabalik at tumatanggap ng mga projects. So baka wala siyang marami siyang time. So siguro ay gusto ko naman linisin tong IG ko. Baka sabi din ni Paolo sanay na siya na minsan may mga dinidelete-delete si Yen na siguro randomly dinidelete niya. Baka naman nagkatampuan sila na inisin niya. Pwede rin. It doesn't mean nahiwalay na sila. Yeah, tapos para kabati, babalik ulit. Diba meron na? Si Paolo kasi ngayon, so busy rin si Paolo naglalak-in shooting siya, may movie siya, yung Kito Kita. Mm-mm. So, ang mga location nila puro out of town. So, siguro, di ba, hindi mo masabi, baka nagkakamisa. Sa ano, yun? Ibubulgar mo na. May sasabihin ka. Close. His lips are sealed. Alam mo rin yun? Yeah. Ano yan? Dapat alam din ni Rose. Yeah, mo na. Alam niya, pero ayaw niya sabihin. She refuses. Ako excited na ako umuwi kasi marireveal na ngayon ang Beta Ball. Yeah. Ang pumatay kay Correct. Divine. Repeat performance ba? Yung pong Senlinggong Chika mula sa Marites University! Susunod na po agad abangan ang Dahu! Nako, grabe ito.